mahihirapan naman ang Hinebra dahil na rin sa heto na nga at tuluyan na ngang ruled out itong si Jaime Malonzo sa paparating na first conference ng PBA 2024-2025 season. Malaki-laki nga rin ang espasyo na iniwan ni Malonzo sa team ng Hinebra at malaking adjustment ang gagawin ni Coach Tim Cohn. Gagawin niyang wingman ng ilan sa kanyang athletic na guard sa paparating na conference. Kayang mag-init ni Malonzo sa opensa at may ambag nga rin ito sa depensa, pero yun nga lang, talagang 3 to 4 months pa ang kakailanganin niya para tuluyan na gumaling sa kanyang back injury. Next man up ngayon para sa team ng Hinebra, dalawang key players ang nabawas sa team ng Hinebra, sina Christian Stanhardinger at Jaime Malonzo, na trade yung isa naman injured at nasa recovery stage. Malaki-laki ang trabaho ni Coach Tim Cohn, kailangan niyang maipasa o mapagana kaagad ang kanyang sistema gamit ang mga bagong players at yung adjustment nga sa team lineup. Kulang ng solid na wingman at isang core center ang team ng Hinebra. Hindi madali dahil hindi naman basta-basta na lamang solid kaagad ang chemistry at pulido ang sistema, kaya posible na mangangapa ng konti ang Hinebra sa mga unang laro nila sa paparating na season at conference ng PBA. Scotty Thompson naman, nagsisimula na ngang mag-insayo para sa team ng Hinebra at tad-tad nga ng solid na mga guards ang Hinebra. Ahan Missy Maverick na sa 6'2 ang height, RJ Abarrientos 5'11, L.A. Tenorio 5'9, Scotty Thompson na nasa 6'1, John Pinto 5'11, Paul Garcia 5'11, Holt 6'4 at siyang sa tingin natin na gagawin ni Coach Tim Cohn na isa pang wingman ng Hinebra na pwedeng pumalit sa pwesto ni Malonzo dahil makakasabay yung height niya at athletic nga rin ang player na ito. Merong lakas at bilis, kayang maglaro sa 1, 2, 3 at 4. Gusto natin ang ginawa ng Hinebra, kumuha sila ng isa pang big na makakatulungan nina Japet Aguilar, Isaac Ku at Justin Brownlee, at dito ay si Ben Adamos na nasa 6'7 ang height. Silang apat ang merong height para sa team ng Barangay Hinebra: Japet Aguilar na nasa 6'9, Isaac Ku na nasa 6'7, Ben Adamos na nasa 6'7, Justin Brownlee na nasa 6'6 nga rin. Gumagawa ng tamang adjustment ang team ng Barangay Hinebra habang hindi pa nagsisimula ang laro sa 2024-2025 season. Nagawa ng Barangay Hinebra na talunin noon ang Bay Area Dragons na merong 7'5 center at matangkad ang lineup ng Bay Area Dragons, pero nagawa nga ni na Japet Aguilar, Christian Stanhardinger, Justin Brownlee, Jaime Malonzo at iba pa na tapatan at solusyonan ang height advantage ng Bay Area Dragons noon. Ngayon naman, kailangan talaga ni Isaac Ku na tapatan ang laro ni Sistan sa team ng Hinebra para makita nga ng mga fans na sulit ang trade na nangyari. Pwedeng makapag-adjust kagad itong si Isaac Ku at magawa nga niya ang trabaho ni Sistan. Posible rin naman na kakailanganin niya ng oras para sa adjustment. Jeremiah Gray, isa sa mga players na malakas nga rin sana sa wing position. Yun nga lang, kung matatandaan natin, nagkaroon ito ng malalang injury at kailangan talaga niya ng mahabang oras para sa recovery. Exciting panoorin ang Hinebra dahil makikita natin ang mga adjustment na ginawa ni Coach Tim Cohn at yung mga role nga ng mga players, sino-sino ang makakapag-adjust kaagad at makakapagbigay ng magandang resulta sa laro. Comeback para kay Alex Cabagnot sa PBA at maglalaro ito para sa team ng Converge. Nakita natin ang laro ni Alex Cabagnot sa KBL o Korean Basketball League at marami pang naiiwan sa tangke ni Alex Cabagnot na sa kanyang kalakasan pa rin sa paglalaro ng basketball. Maging sa team ng Taiwan Mustangs, kita natin na nasa kanya pa rin yung bilis at diskarte ng isang shooting guard, point guard, at kaya pa ni Alex Cabagnot ng 3 hanggang sa 4 na taon na manatili at makipag-compete sa high-level basketball competition. Isa pang medalya ang nasungkit ng Pilipinas sa women's 50 kilograms boxing at dagdag karangalan ito sa larangan ng palakasan sa boxing. Para sa ating bansa, muntik nang umabot sa gold medal match itong si Ira Villegas. Yun nga lang, talagang na-outscore siya ng boksingero ng Turkey. Unanimous decision ang naging resulta. Ang maglalaban nga para naman sa gold medal ay ang Turkey at China.